Doc, nakikita ko dun sa halimbawa before, di ba sa vaccine rollout natin, nakakategorize siya kung sino yung mga mauunang magbabakuna o hindi. Nauna po, syempre, mga healthcare workers. Pangalawa po yung seniors at saka yung may mga comorbidities. At kasama po doon sa comorbidities, ito nga pong obesity. No, so ano po ba yung explanation din natin dito? Bakit po risk factor din po ito sa COVID-19 ang obesity? Doc. Yeah, ang obesity po na natuklasan nila last year ay isa na po second biggest risk factor after elderly o yung mga 65 years old and above. Meron po kasing mga reasons bakit or serious risk factor itong obesity. Unang-una, ang severe obesity, syempre malaki po ang isang ulan. Pwede rin po na nababalot din yung ating airway dahil nagkakaroon na po ng tinatawag nating double chin po, no? O malaki yung dito parte. So, nahihirapan din huminga ng maayos ang isang tao. So, kung may severe obesity, meron chance magkaroon ng severe acute respiratory distress syndrome. Ito na yung parang hirap na hirap talaga huminga at nangangailangan ng respiratory support. At ito ay kailangan nating solusyonan kung merong mga severe obesity o sobrang laki na po ng tiyan. Susunod ay meron din mga associated na mga conditions at disorders ang obesity. Andito ang diabetes, yung pag-atake o pwede mag-exacerbate ang hika, nandito rin yung hypertension at iba pang mga metabolic diseases. Kaya ayaw rin natin na mag-lead na mas marami o parang constellation of conditions o tinatawag na metabolic syndrome na merong obesity, may mataas ang o mababa ang good cholesterol, tapos nandun din yung diabetes. So doon nag-lead rin ng cardiovascular diseases. At yung pangatlo is yung inflammation. So kung ang ating taba, no, yung fat cells, ay hindi lang po yan para sa ginaw. Okay? Meron din function din po ang ating mga fat cells. So kung sa tingin po ay medyo merong inflammation, ay nag-overreact din ang ating katawan. So pwede rin mag-cause ng overreaction ng ating immune system or ating immune response. Kaya nagkakaroon ng chronic low-grade inflammation dahil rin sa pagtaas ng timbang. At lalo na kung kumakain tayo ng mga processed at mga deep-fried kind of foods. Ano, Doc Jan, ano, syempre hindi lang tayo mga matatanda, no, ang prone to weight gain ngayong nasa pandemya tayo. Kasama rin dyan, of course, yung mga bata. Pero kasi meron kaming mga naririnig na mga nagsasabi na hayaan mo na, bata naman, di ba? Pero growing child. Oo, gawin mo, okay lang yan. Let the kid enjoy, di ba? Pero, you know, as a concerned citizen, di ba, syempre, lalong-lalo na kung kakilala mo, di ba? And when sa mga bata po ba, alin po ba yung inyong basihan kung healthy na ba yung kanyang pag-gain ng weight? No? Minsan kasi talaga, like, alam mo yung kumparan huli mo nakita and then biglang ganito na. Paano po ba yung dapat na approach doon and ano po ba yung mga kailangang i-modify doon sa mga gagawin ng bata, mga kakainin ng bata? Yes, a good question. Magsisimula po kasi yan sa first 1,000 days na syempre breastfeeding, no? And then kung mag-win na po yan, ay huwag naman po na chocolates agad ibibigay kasi para malapit kasi isang bata. Syempre mag-start ka muna ng something na mga gulay at saka mga prutas at yung mga whole grains. So syempre tutuloy-tuloy niyo po yan. Once nandun na po yung mga other foods, no? Eh, siguro magbibigay lang tayo ng konti pero wag naman to the point na yun yung reward system niya. Ay, kasi kung naramdaman niya na ito yung reward system niya, tuloy-tuloy na po yan hanggang hindi niya na matanggal. Ipapalit na po niya yan sa mga gulay at fruits na inumpisahan niyo. So sayang din po ang inyong na build, no, na foundation. So, paano po ba rin yung malalaman kung tama ba ang pagtaas ng timbang? Siyempre, kailangan nyo rin po malaman ang timbang at yung height ng isang bata. At pupunta rin naman kayo sa inyong mga doktor, susuriin kung tama po ba ang pagtaas ng timbang o baka lumalaki na rin ang tiyan. Kasi kung napabayaan din po yan, mas napapabilis din po ang tsansa din nila na magkaroon ng diabetes, sa mga metabolic problems or lifestyle problems.
kung hindi po agad natin solusyunan. Kasi napapaaga na rin po ang mga nagkakaroon ng diabetes, hindi lang nasa 40s, meron mga iba nagkakaroon na rin ng 30s. Oo, pabata talaga. Lalo na ngayon with the lifestyle. Oo, grabe. Diba? Ngayon, Dr. Pero ano po ba yung mga tips nyo, tsaka yung mga strategies natin for losing down weight, especially ngayong may pandemic tayo? Is it enough na mag-exercise ka lang? Or ano po ba yung combination na kailangan namin gawin para mas maging healthy kami? May apat po kaming binibigay na tips when we are telling or we are recommending to our patients. So unang-una, sleep. No? Kailangan po sa mga adults, okay, between 7 to 9 hours of sleep na i-hit po nila. At sakto dapat, no, may rhythm or pattern dapat ang ginagawa tayo. So kung sinabing 10 o'clock, 10 o'clock matutulog. 7 o'clock o 6 o'clock, dapat yun ang gising mo. Kung paiba-iba po yung patterns nyo, definitely for the next day, iba din na naman yung patterns mo, wala ka na rin sa routine.